si Robin Padilla ay tinatawag na The Bad Boy of Philippine Movies matapos ang tagumpay ng kanyang action flicks noong 1989 na may pamagat na Carnap King at Hindi Pa Uhuli ng Buhay. Bukod sa kanyang mga pelikula, kilala rin siya bilang ladies man. Base sa kanyang track record ng relationships, si Robin ay isang lalaking may napakalakas na appeal para sa maraming kababaihan na hindi matiis ang kanyang charm. Narito ang listahan ng mga naging babae sa buhay ng bad boy. Let's begin! Lizelle Sicanco. Sina Robin at Lizelle ay naging magkasintahan nang sila ay teenagers pa lamang. Matagal na panahon pa bago siya sumabak sa mga pelikula. Nanatili sa tabi ni Robin si Lizelle nang ang aktor ay nakulong dahil sa illegal possession of firearms noong 1994. Si Robin ay nagpa-convert sa relihiyong Islam habang siya ay nasa kulungan. Noong 1996, kinasal na sa wakas sina Lizelle at Robin. Ang aktor na pinalayan ng dating pangulong si Fidel Ramos ay nakalabas na ng kulungan noong 1998. Si Lizelle ang naging tila batong pinanghawakan ni Robin noong mga panahong puro unos ang kanyang buhay. Siya ay tunay na sa kanyang tabi sa oras man ang kahirapan o kaginhawaan. Ngunit noong 2009, ibinunyag ni Robin na divorce na sila ni Lizelle simula pa noong 2007. Si Lizelle, na nakabase na sa Australia ngayon, ay napabalitang may bago ng lalaki sa kanyang buhay. Gayunpaman, siya at si Robin ay mananatili pa rin konektado sa isa't isa dahil sa kanilang apat na mga anak. Sina Queenie, Kylie, Zenzen at Ali. Jobel Salvador. Si Jobel na kabilang sa Philippine Showbiz Clan ay nagsimulang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili nang siya ay maging cast ng Bagets noong 1984. Siya ang leading lady ni Robin sa action flick noong 1989 na Carnap King. Ang dalawa ay mayroong anak na si Jeremiah Joseph Leroy Salvador na may palayo na Miko. Si Jobel ay nagtrabaho naman sa Japan sa loob ng 10 taon. Doon, nagkaroon siya ng karelasyon na Japanese businessman at may anak rin sila. Ngayon, nasa Pilipinas na muli kasama ang kanyang anak na si Julina, nagpapatakbo na si Jobel ng Events and Promotions Company. Habang ayon naman sa kanya, si Miko ay lumipat na sa Las Vegas upang makasama ang kanyang lola. Leia Orosa. Si Leia ay ang leading lady ni Robin sa pelikulang Sa Diyos Lang Ako Susuko noong 1990. Ang lahat ay nagulat nang malaman nilang ang mestiza beauty ay buntis sa anak ni Robin. Si Leia ay kasal na ngayon kay Antonio Garcia kung saan mayroon siyang apat na mga anak. Nakabase na sila ngayon sa US. Si Camille, ang anak ni Leia kay Robin, ay kasama nila. Dolly Ann Carvajal. Nagulat ang publiko nang aminin ng anak ng Pinoy showbiz icon Inday Badiday na nakarelasyon niya si Robin. Habang si Robin ay naging tahimik lamang tungkol sa issue, mas diretso si Dolly Ann. Sa isang artikulo na isinulat ng showbiz writer na si Chit Ramos, tinanong si Dolly Ann kung ano ang pakiramdam na maging karelasyon si Robin. Ang sagot niya, "Kailangan ko pa bang itanong yon? Marami namang nakarelasyon niya ang nagsabi ng sinabi ko. Tinatrato kang reyna. Yun yun." Nang humingi ng mas malawak na eksplanasyon, inamin ni Dolly Ann na si Robin ay isang tireless lover. Sharon Cuneta. Sina Robin at Sharon ay naging magkarelasyon sa set ng Maging Sino Ka Man noong 1991. Sila ay tila mga teenagers na tinatawag pa ni Robin si Sharon na Ma'am. Sa isang interview kasama si Boy Abunda, ibinunyag ni Sharon na siya at si Robin ay tinatawag ang isa't isa na kambal. Quote-unquote, "We could finish each other's sentences." Dagdag pa niya. Vina Morales. Sina Robin at Vina ay napabalitang na in love sa isa't isa sa setang pelikula na Miss Kita, Ang Utol Kong Hoodlum 2, noong 1992. Ang pamilya ni Vina ay natakot sa relasyon dahil si Robin ay may reputasyon na babaero noong panahon na iyon. Rufa Gutierrez.
Sina Robin at Rufa ay naging malapit sa isa't isa sa set ng Love Kita, Bidib Ka Ba? Noong 1994. Sa kasamaang palad, maraming mga pagsubok ang pumigil upang mas maging malapit pa sila sa isa't isa. Sa una, ang ina ni Rufa na si Annabel Rama ay ayaw kay Robin. Yun na rin ang taon nang maaresto si Robin. Ngunit may mga usap-usapan pa rin na umabot si Robin sa pagpapropose kay Rufa. Chris Aquino. Si Chris ay 18 years old lamang nang maging malapit kay Robin. Hanggang sa kanyang early 20s ay naging kasintahan na niya. May mga usap-usapan na ang dalawa ay nagplanong magtanan. Sila ay naghiwalay ng kinalaunan dahil si Robin ay nasa kanyang unstable stage pa nun. Noong 2003, sina Chris at Robin ay gumawa ng pelikula na ang pamagat ay naglalarawan sa kanilang dating relasyon, ang You and Me Against the World. Sila ay naging co-hosts na sa ABS-CBN's Noontime Show Pilipinas Win na Win. Judy Ann Santos. Nang sina Robin at Judy Ann ay bumida sa ABS-CBN action drama teleserye Basta't Kasama Kita na umere noong 2003, hindi nagtagal ay may mga bulong-bulungan na sila ay naging magkasintahan. Ngunit, ang mga mahilig sa showbiz na kampi kay Judy Ann ay sinabi na walang nangyari sa pagitan ng dalawa. Sa katotohanan, sinulat ni Boya Bunda sa Philippine Star, Judy Ann Santos is being forcibly dragged into the marital imbroglio of Robin Padilla and wife Lizelle Sicanco, now based in Queensland, Australia with their 4 children. This is grossly unfair for Juday, who to my mind is one of the most hardworking actors in showbiz. Mariel Rodriguez. Ang usap-usapan tungkol kina Mariel at Robin ay nagsimula nang magkaroon ng panandaliang hosting stint si Robin sa Wawawi, kung saan si Mariel ay isa sa mga co-hosts. Nang kinalaunan, inamin ni Mariel na sila ay lumalabas upang mag-date ni Robin. Siya naman ay nakita kasama si Robin sa surprise birthday party ng anak ng aktor na si Queenie. Inamin naman ni Robin sa national TV na mahal niya si Mariel at papakasalan niya ito. Upang patunayan na siya ay seryoso, binigyan niya si Mariel ng 1.2 million peso diamond ring. Si Mariel ay tila ang pinakamaswerteng babae na nakarelasyon ni Robin dahil ang aktor ay tila matinuna. Sa ngayon, ng 17-year age gap ay parang wala lang. Mocha Uson. May mga bulong-bulungan na si Mocha ay buntis umano sa anak ni Robin matapos magbahagi ang Philippine Entertainment Portal ng blind item na may pamagat na controversial female personality na buntis ng sikat na aktor. Ikinalat ng netizens ang nasabing blind item sa social media na may ilang nagsasabing ang tinutukoy nito ay ang action star at blogger na parehong supporters ni President Duterte. Pinakiusapan naman ng TV host na si Mariel Rodriguez Padilla na itigil ang pagkakalat ng mga usap-usapan tungkol sa kanyang asawa na si Robin Padilla at Mocha Uson. Kasama ng isang emosyonal na litrato ng kanyang asawa, sinabi ni Mariel sa kanyang social media account, "So many people are sending me messages, checking on me. People are tagging me, blah blah blah. Let me tell you this. Robin's brother passed away. He is grieving. He has never been in so much pain all his life. He doesn't need your baseless gossip." Dagdag pa niya, "Namatayan ng kapatid yung asawa ko. Please lang po, he doesn't even know anything about all this rumor, but I am putting a stop to this now. May oras para maging, now is not that time. Please." Kung inyong nagustuhan ng aming video, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. At syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-like and subscribe. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!